Hindi na muna ako magtuturo ngayon ng mananuhi. Kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano ako nag-depresyo ng mga pinapatali. Marami kasi ang nagtatanong, tsaka ang iba, nagre-reklamo na masyadong mahal, gano'n. Kaya gusto kong maliwanagan kayo paano binabase ng mga mananahi or paano ko binabase ang presyo ko. Ang pag-presyo ng mga pinapatali ay may apat na factor yan. First is yung pwesto, pangalawa yung style, pangatlo naman kung rush, time siya na mamatter. Tapos pang-apat ay kung gaano karami. First factor is yung pwesto. Ngayon, binabasihan ng mga mananahi yung minimum range ng isang lugar. Dito kasi sa amin, ang minimum dito ay 450 to 500 yung minimum na sahod ng isang trabahante sa isang araw. So ngayon, pag pwesto yung pinag-uusapan natin, pag nasa commercial space na syempre, mas mahal yun. Kasi nagbabayad sila ng taxes, may mga mananahin sila na pinakasahod at kuryente at iba pang mga expenses tulad ng mga pagkain nila sa isang araw. Yun, binabawas nila yun sa kanilang income. Ngayon pag tulad ko na nasa bahay lang yung pwesto, medyo mura ng kaunti. So ngayon, magkano ba talaga? Ang minimum ko sa isang blouse ay 300. At ang skirt naman ay 300. So, magiging 600 ang pair. Bakit? Kasi yung 600 na bayad ng customer, kukunin ko ang 150 na expenses ko. Anong expenses? Pagkain, light, yung mga buttons, hooks, zipper, yun. Ibabawas yun sa 600. So, ang net mo ay magiging 450 na lang. Yun ay magagawa mo sa isang araw na pagtatahi. Kasi gagawin mo yung isang pair sa isang araw. Siyempre, may inaalagaan kang anak, tulad ko. So, magagawa mo yun sa isang araw. Yun yung tamang sahod mo sa isang araw na pagtatrabaho. Ngayon, ang pangalawa ay ang style. Kung ang ipapatahi ay masyadong matrabaho, stylish yung ipapatahi ng customer. Ngayon, kung 300 yung minimum na bayad sa isang blouse, magiging 400. Nagdadagdag ako ng 100. Kasi mag-overtime ka naman yan. Halimbawa, 8 hours lang talaga yung dapat tatrabahuin ng isang trabahante. So, lalagpas ka sa 8 hours. So, magdadagdag ka ng kaunting bayad para sa overtime mo. Magiging overtime na yan. Kung hindi mo siya matatapos, within half day. So, magiging 400. Ngayon naman, kung hindi mo talaga siya kayang tapusin ng half day, so, paglampas 8 hours na yung pagtatrabaho mo sa damit niya, magdadagdag ka naman ngayon ng another 100. So, magiging 700 yan. Kung 600 yung minimum, magiging 700. Kung hindi pa talaga kayang tapusin, magdadagdag ka naman ng 100 para sa overtime mo. So, magiging 800. Depende lang talaga yan. Ngayon, sa ikatlong factor naman tayo, ang time. Kung iparush ng customer, kadalasan ng iba, nagpapatas sila ng times 2. Ako naman hindi. Nagdadagdag lang ako ng 100 pesos. Halimbawa, yung isang blouse 300, nagdadagdag lang ako ng 100 para sa overtime ko. Magiging 400 yan. Kasi hindi naman madali ang pagtatrabaho, guys. Masyadong komplikado ang pagtatrabaho. Kailangan mo talagang paglaanan ng panahon at saka puyat. Ayan. Sakto lang yung binabayad ng customer sa atin kung magdadagdag sila ng 100 para sa overtime.
Ngayon naman, kung gaano karami ang ipapatahi, syempre, mas maigi yung maramihan. Kung ang minimum ng pier ay 600, yung blouse and skirt, pwede kung ibaba yun siya sa 500, depende na sa inyong price. Basta kung maramihan talaga, binababa ko ang presyo. Ngayon naman, pag yung pang-office uniform pala, masyadong matrabaho yun na, hindi mo yun matatapos ng 8 hours lang. Halimbawa yung teacher's uniform, maraming style yan kasi. Tapos yung pants, hindi madaling gawin. So, magdadagdag ka. Tandaan mo lang guys na hindi naman talaga madali ang magtatahi. Pero, tiyaga lang tayo. Yun lang ang isi-share ko